Good morning everyone! Another gala na naman for today's video. Kung gusto niyo sumama, let's go! Pupunta tayo ngayon sa malamig na lugar, ang tinaguriang City of Pines, no other than Baguio City. And fast forward, nakarating na agad tayo ng Pampanga. Hindi pala kami dumaan ng NLEX kasi ang tinuro ng Google Map ay service road. Bago tayo magpatuloy ay magpagas muna tayo para mamaya ay dire-diretso na ang biyahe natin. Next pala ng Pampanga, ang madadaanan natin ay Tarlac. After naman ng Tarlac ay Pangasinan. Basta sinundan lang namin yung Google Map kung ano yung tinuro niyang daan kasi hindi pa namin alam yung mga shortcut or kung dadaan sa expressway. Next naman ng Pangasinan ay La Union. Pero lumampas pala kami dito ng konti kasi nagdire-diretso kami dito sa National Road kasi alam namin na pwede rin dumaan dito sa Marcos Highway. Pero may tinuturo pa yung Google Map na mas mabilis na daan sa Bypass Road. Ito yung dadaan ng Cannon Road. Mas mabilis kasi siya compare doon sa dadaan sa Marcos Highway. Kaya dito na lang tayo para mas mabilis tayong makarating. Medyo tinanghali na rin kasi tayo ng alis na dapat maagang alis para mas maagang makarating. Anyway, nandito na tayo sa May Cannon Road. Ang ganda pala dito, na-amaze ako sa mga bundok. Ang lalaki kasi ng mga bundok dito, tapos parang may forest pa siya sa loob. Sobrang lalaki rin ng mga puno na tumutubo sa kanya. At ang dami ring bato. Bale, itong dinadaanan natin is nasa gilid na rin to ng bundok. So yung kabila nito is bangin. Medyo nakakatakot siya, lalo na sa mga first time dumaan dito. Pero kailangan lang natin mag-ingat kasi safe naman dumaan dito lalo na kapag maganda naman yung panahon. Ang hindi lang daw safe dito dumaan kapag malakas yung ulan. Napansin ko din pala na magkakalayo yung mga bahay dito. Nag-e-enjoy na naman akong tumingin sa mga view kasi ito talaga yung gusto ko, yung mga greenery tapos mga bundok. Pero parang yung loob ng bundok is may mga bato kasi ang daming malalaking bato dito. Di lang namin sure sa pag-uwi natin the next day kung dito rin tayo dadaan or sa kabila na kasi depende yun sa time at saka sa panahon. Sobrang excited din ako makapunta ng Baguio City kasi first time ko. Yes, ngayon pala ako makapunta ng Baguio City. Ang tagal ko na nakatira sa Manila, 15 years, pero ngayon lang ako makakapunta. Si Jethro naman ay second time niya na kasi nung bata pa siya, nakapunta na siya dito like 9 or 10 years old siya noon kasi may team building yung tita nila sa work tapos sinama siya at saka si mama. Pero excited pa rin siyang makabalik kasi meron siyang gustong balikan. Malalaman niyo yun mamaya. Ito pala yung mga pictures nila dati. Diba, ang cute pati na ni Jethro. Pero ang tangkad niya na, no, sa ganyang edad. Mukhang malapit na tayo kapag nakikita na natin tong ganyan na ginagawa. Hindi ko alam kung ano to. Hindi pa siya tapos, pero pwede naman siyang daanan ng mga sasakyan. Pero sa kabilang dulo pala nito ay magkukos siya ng traffic kasi nagwa one way na lang siya. Buti na lang nung time na yan is nauna tayo. Pero sa kabilang lane is sobrang haba na talaga ng traffic, ayan. Pero hindi naman affected yung mga paakyat, yung mga papabalang. Maliit lang din kasi yung daan dito sa Cannon Road. Malapit na pala tayo kasi natatanaw ko na yung Lion's Head. So dito pa lang ang dami ng tao. Pero di na kami nag-stop. Dumaan lang kami dito sa Lion's Head. Kasi di na kayo ng oras, maghahanap pa tayo ng hotel mamaya. Mula pala dun sa Lion's Head, paakyat, ay sobrang taas na dito. Grabe, sa sobrang taas, par na kalula siya tingnan. Lalo na kapag nilingon mo siya sa baba or kapag tumingin ka dito sa mga gilid-gilid. Andito na ba tayo? Kasi ang dami na ritong mga tindahan ng pasalubong items. Pero parang hindi pa ito yung city proper kasi wala pa ako masyadong nakikita mga buildings. Ay ito na may nakalagay ng Welcome to Baguio City. Finally, nakarating na tayo pero meron pa tayong challenge. Kailan pa natin maghanap ng hotel kasi hindi kami nakapag-book online. Ito yung disadvantage kapag hindi ka nakapag-book in advance. Kaya wag nyo kaming gayahin kasi mas advisable talaga ang mag-book ng hotel ahead of time para less hassle na din. Kasi karamihan ay fully book na katulad nung una naming pinuntahan yung Cosmopolitan Hotel. Kung may available man na room, sobrang mahal na din. Hindi na siya affordable. Di na kami masyadong lumayo para maghanap ng hotel. Kasi nakita namin itong Baguio Holiday Villas. May available pa silang rooms na affordable lang. Kasi dito maganda, malapit lang siya sa Session Road tsaka sa Burnham Park. Ito na pala yung room na nakuha natin. Ito yung standard room nila worth 2,100. Good for 2 person. Ang cute lang niya at ang nagustuhan ko, meron siyang Holy Bible sa my table. May mga provided na rin silang gamit at may sarili CR. Nagulat lang ako kasi wala silang aircon. Nakalimutan ko rin kasing itanong kanina. Lalabas pala muna kami ngayon. Halos nilapag lang namin yung mga gamit. Kasi di pa kami nag-lunch at 3 PM na. Buti na lang malapit lang yung mga kainan dito. May Jollibee, may McDo, at meron ding mga inasal. Walking distance lang din. Syempre dito na kami sa Jollibee kasi mas malapit. At dito rin talaga favorite ni Jethro kumain. Ayan o, nakangiti na nga siya.
Pagkatapos kumain, eh, huwag na tayong magsayang ng oras. Tara, mamasyal na tayo agad. So, nilakad lang namin itong Burnham Park kasi malapit lang doon sa kinainan namin. Sobrang dami na palang tao sa loob. Kaso walang mga bulaklak. Yung Rose Garden, wala pang mga bulaklak. Parang kakatanim lang. Yung pinasukan pala natin kanina sa kabilang entrance, kaya punta tayo sa pinakaharapan or main entrance ng Burnham Park. Sa tapat pala nito ay ang Rizal Park. So, ito na, papasok naman tayo ulit. Sa mga oras na to pala ay medyo malamig na. Lalo na kasi walang araw. Hindi ko lang sure kung ganito talaga dito sa Baguio every hapon or baka naman gloomy lang talaga yung weather. Pero wag naman sanang umulan kasi nakalimutan talaga naming magbitbit ng payong sa sobrang excited. Sobrang laki pala ng Burnham Park. Parang nakapagod siya kapag iikutin mo talaga lahat ng naglalakad. Pero ngayon pupunta tayo sa mga nagbo-boat riding. Ito na yata yon yung may maraming nakapila. Dito muna tayo sa gilid para makita talaga natin. Konting selfie na rin pala. So puro selfie na lang tayo for today's video kasi wala tayong taga-picture. Sobrang dami talaga ng tao ngayon, halos puno siya at ang dami pang waiting sa pila. So hindi na kami nag-try kasi baka gabihin na tayo. At nag-enjoy lang ulit kami dito maglakad-lakad kasi may nakita kami mga bulaklak. Isa rin to sa mga gusto kong makita kapag nakapunta ako sa ibang lugar, yung mga iba't ibang klase ng mga bulaklak. Sayang nga lang kasi wala masyadong bulaklak ngayon, kakatanim lang. Nakarating na pala tayo dito sa dulo, andito pala banda yung mga nagbibisikleta. May nadaanan ulit tayo dito mga cute na flowers, kulay purple. Hindi rin naman pala tayo maliligaw dito sa Burnham Park kasi meron silang mga signages kung saan yung way papunta doon. So andito ulit tayo malapit sa mga nagbo-boat riding. Pahinga muna tayo saglit kasi medyo napagod na sa paglalakad. Tanaw pala mula dito yung SM Baguio. Ang dami pa rin tao pati yung mga nakapila kahit 5 PM na. Habang naghahanap kami ng maupuan ay napansin ko pala yung puno na to na parang V-shape kaya ay nagmo-model-model mo na ang person. Natatawa rin pala ako habang pinipicture na ako ni Jetro kasi sabi ko baka mukha akong butiki. Tapos nagpipicture na rin kaming dalawa at dito na rin kami nagpapalipas ng oras habang nagkukwentuhan. At yan, gabi na nga, hindi na nakikita yung SM kasi nagpa-fog na, natatabunan na siya ng fog. Sa sobrang lamig na iihituloy kami at yan, umihi muna kami dito. Sa loob lang din siya ng Burnham Park, 7 pesos yung bayad. After namin umihi ay naglakad-lakad ulit kami. Ramdam na ramdam ko talaga yung lamig, parang may malaking aircon dito sa Baguio. Kaya okay lang pala na walang aircon sa room namin mamaya. Uupo sana kami dito sa mga benches kasi so may napansin kami, may mga gumagapang. Di ko alam kung ano to, basta marami sila. Pero mukha siyang snail na walang shell, yung laman lang ng snail. Haantay na sana namin dito yung night market kasi malapit na rin naman yung oras. Kaso biglang umambon at wala kami masilungan sa loob. So nag-decide kami na umuwi muna ng hotel. Kaso nung naglalakad na kami, naabutan kami ng malakas na ulan. Buti na lang meron kaming nasilungan. Nung tumila na yung ulan, ay nakabalik naman kami ng hotel at nakapagpahinga saglit. Kaya after that, nakalabas na tayo ulit. Thank you Lord, wala ng ulan at makapunta talaga tayo sa night market. And as expected, marami ring tao dito. Dito na rin pala kami maghahapunan, kaya maghanap-hanap muna kami ng food. Ikot-ikot muna kami para makita kung ano yung mga pagkain dito. Gusto namin matry yung kakaiba, pero ang marami dito ay mga tanghulo. Pero di na kami nagtry noon kasi natikman na namin yung dati nung gumawa kami mismo. Ang hinanap namin ay nakakabusog, yung may rice. Rice is life, kaya ito buti na lang nakita namin yung kabalin sisig. Ang sarap din ng sisig nila at sobrang mura lang. 70 pesos lang isa na may kasama ng gulaman. After namin kumain ay naghanap ulit kami ng pagkain na gusto namin kakaiba or yung hindi pa namin natitikman. Marami naman silang mga pagkain dito kaso hindi lang kami masyadong natemp kasi medyo busog pa kami dun sa kinain naming rice meal. Pero yung napansin ko lang na pinakamaraming tinda rito ay mga tanghulo. Medyo patok siya sa mga kabataan. Maya-maya pa ay nakita ko tong grilled oyster. Alam niyo naman na mahilig ako sa seafood kaya tinry ko talaga to. Ito lang din yung food stall na nakita kong may tindang seafood kaya di ko na pinalampas. Tingnan nyo naman, kahit niluluto pa lang siya, ang sarap-sarap ng tingnan. Una ko palang tinikman itong grilled tahong. Okay. Oo, matanggal na. Di pantay. Yan. Sarap. Inayaw, ikaw nga hulog. Ah. Ang masasabi ko lang talaga is masarap. Next naman namin tinikman ay itong grilled talaba. So late ko na rin pala nalaman na pwede siyang lagyan ng suka. Hindi rin kasi ako nagtanong kanina sa sobrang excited kong kumain. Ako nga sa akin, isa. Ha?
Yun lang pala yung na-food trip namin kasi nabusog na kami agad. Kaya lumipat na kami dito sa kabilang street. Dito naman yung mga ukay-ukay or RTW or mga dry goods or mga pasalubong items. So may nahanap nga ako dito sa mga pasalubong items. Ayan, sobrang cute na walis. Mahilig rin talaga ako sa mga malilit na bagay. Ewan ko ba, na-attract talaga ako sa mga cute. Parang ako, cute. Charot! Anyway, 35 pesos pala itong maliit na walis. Next ko namang nakita, itong mga shorts na white. Bihira lang kasi ako makakita ng white shorts na maliliit. Kaya di ko na pinalampas. Namili na rin ako. Si Jetro naman ay namili ng mga jacket. Kasi bihira lang din siya makakita ng mga jacket na malalaki. Since ukay-ukay to, so malalaki talaga ang sizes. Marami rin pala ditong mga tindang shoes and bags. Pero di na kami bumili niyan. Ito lang yung sando kasi kailangan ni Jetro ng sando pambahay. Di na namin inikot lahat kasi medyo nakakapagod na. At nagutom na rin kami ulit kaya bumili kami dito ng shawarma. Nadaanan pala namin itong breath bag yun nung pauwi kami kaya nagpicture na rin kami saglit. Thanks God at nakauwi na kami ng hotel ng safe. May mga nabili rin pala kami ref magnets kanina. And good night guys! Good morning! Welcome to our day 2 here in Baguio. Bago pala kami mag-order ng breakfast, ay sumili po na kami dito sa labas. Ito pala yung mga exclusive rooms nila. Sobrang ganda. Dito muna kami sa baba nanonood ng TV habang hinihintay yung food. Yung ulam ko pala ay fried bangus, kay Jetro naman ay corned beef. Kain po tayo. Buti na lang heavy meal yung free breakfast nila dito kasi marami tayong pupuntahan mamaya. Kailangan natin mag-breakfast ng maayos para may energy tayo. At dahil 12 noon pa naman ang checkout natin, gagala muna tayo. Una nating puntahan ay ang Strawberry Farm. Dito pala to sa La Trinidad. Hindi rin pala to masyadong malayo. Nasa 15 to 20 minutes lang yung time travel niya. Papunta pala doon ay madadaanan na yung Stobosa or yung Colorful Houses. Pero hindi muna tayo dadaan doon. Uunahin muna natin sa Strawberry Farm. Medyo traffic din pala dito banda kasi ginagawa yung kalsada. So yung mga nagbabalak papunta doon is agahan na lang kasi unexpected talaga yung traffic. So yung 15 to 20 minutes estimated time travel ay madadagdagan pa yon lalo na kapag nakasasakyan kayo or nakakommute. Andito na pala tayo. Anyway, wala palang entrance fee dito katulad sa Burnham Park. Free lang pero may parking fee lang dito. 50 pesos sa truck, 20 naman sa car and 10 pesos for motorcycle. Naglakad-lakad lang kami kasi hinanap namin yung entrance ng Strawberry Farm, yung kung saan pwede kang mag-strawberry picking. Kaso, hindi namin makita, kaya nag-picture muna kami dito sa malaking statue ng strawberry. Doon pala sa kabilang dulo, yung entrance. Hindi kasi namin nakita kasi medyo patago siya. Sobrang dami pala ng mga tindahan dito ng mga souvenir or pasalubong items, tsaka ng mga strawberry jam, or iba pang mga delicacies. Andito na pala yung entrance. May nakalagay na no entrance fee, no eating, no lettering, and no pets allowed. So, walang bayad kapag pumasok ka dito sa farm. May bayad lang siya kapag gusto mo mag-picking, like strawberry picking. At yun ang nakakasad kasi hindi daw season ng strawberries ngayon. Month of January to March daw yung season ng mga strawberries, kaya wala tayong mapipick kasi wala pang bunga yung mga strawberries. Nakakasad kasi first time ko pa naman yun matry at minsan lang tayo makapunta ng Baguio. But anyway, nag-enjoy naman kami dito magtingin-tingin at magpicture-picture na lang. Di na rin tayo magtatagal para makapasyal pa tayo sa iba. Pero bago tayo umuwi, ay bumili muna tayo ng konting pasalubong. Favorite ko ang strawberry jam, kaya syempre bibili din ako noon. Pero sa sobrang dami naman nagbebenta ng strawberry jam or iba pa mga delicacies, nakakalitong pumili. Bibili muna tayo ng ice cream. Try din natin yung strawberry ice cream with avocado ice cream. Ate, mag-video ako ah. Okay lang. Magkano? Mix siya, avocado at strawberry. ₱50 pala yung kinain kong ice cream. Masarap siya kasi puro. Marami rin pala dito mga prutas at saka fruit shake. Mamili na tayo ng strawberry jam kasi wala na tayong time. At ito na yung napili ko, yung Gloria's. Kasi sabi ni ate masarap daw to. Kasi pure talaga siya at saka niluto daw ng matagal. Bumili na rin ako ng ibang brand kasi di ko sure kung alin sa kanilang masarap. At least meron akong mapagpipilian. Next pala nating pinuntahan ay ang Rocky Mountain Adventure. Hindi na tayo nakapag-video nung pag-akyat pa lang kanina kasi sobrang matarik talaga dito.
dito, kailangan mag-ingat. Kailangan natin humawa kapag nakamotor. At sa mga first time umakyat dito, kailangan talagang mag-ingat. Kailangan alam nyo mag-control sa ganitong daan. Kasi sobrang tarik talaga. Yan yung masasabi ko. Yung iba naman, ay iniiwan na yung sasakyan nila sa baba kasi may parking doon. Dito kasi sa taas, wala na masyadong parking. Hindi rin pala to along the highway. Kaya yung mga magko-commute lang papunta dito, medyo malayo-layo yung ihahike. Yung daan na to is iisa lang din sa papuntang Kalugong Mountain. Diyan sa may left side ang paakyat ng Kalugong Mountain. Dito naman sa may right side, ang pupuntahan natin ang Valleywood Adventure Park, formerly known as Rocky Mountain Adventure. Actually, wala ito sa plan namin na puntahan. Wala talaga to sa mga list namin. Ang nagturo lang sa amin dito si Kuya, yung nagbantay sa parking. Ang sabi niya, sulitin na daw namin yung pamamasyal sa La Trinidad at ito yung tinuro niya kasi medyo malapit lang daw at lalo na nakamotor lang naman kami. Sobrang ganda daw kasi dito pag nakaakyat ka na sa taas, matatanaw mo yung buong La Trinidad. So na-excite naman kami sa sinabi ni Kuya at dahil may time pa naman, pero quarter to 11 na sa mga oras na to, medyo konti na lang yung time natin bago mag-check out. Akala kasi namin malapit na, may konti pa pala tayong i-hike. Aakyat pa tayo ng konti, tapos ganito rin pala yung daan, may mga bato, kaya kailangan din natin magsuot ng comfortable footwear kapag umakyat kayo dito. And syempre mag-ingat sa pag-akyat, dapat nakatingin sa dinadaanan. Ayan, nakita na natin yung flag tsaka yung malaking gate, kaya ibig sabihin malapit na tayo. Yung entrance fee rate pala nila ay nakasulat sa malaking gate, basta 100 pesos sa regular adult. Then dito muna tayo mag-register at magbayad. Ang bilis na ni Jetro maglakad, ayan, nalalaki ng hakbang niya, binilisan na rin namin kasi naku, anong oras na. Kailangan before 12 makabalik na kami ng hotel, pero nakaready naman na yung mga gamit namin. Pero itong konting pinamili nating pasalubong ang hindi pa natin naayos, so pagbalik pa natin doon ng hotel. So kailangan talaga natin ng konting time. At andito na nga tayo sa taas. So totoo nga yung sinabi ni Kuya kanina na natatanaw dito yung La Trinidad. Sobrang taas na dito. Parang hindi ako makapaniwala na nakaakyat kami dito nang hindi nahihirapan. Ito yung pinaka-highlight nila dito, yung malaking moon, at pinaka nagustuhan ko rin sa lahat. At ang ganda rin kapag nandito ka na banda. Parang sarap sa pakiramdam. Ang ganda rin dito mag-picture and video. Kaya ayan, nag-picture-picture muna kami at konting video. Pagkatapos ay lipat naman tayo dito sa kabila. Meron pang isang paakyat dito. Tingnan natin kung ano meron dito. Mas mataas pa sa area na to, grabe. Pero nung sinilip namin, may mga nakapaskill na entrance fee rates. Kaya akala namin iba na naman yung bayad dito. At hindi na rin kami nagtanong kasi nagmamadali na tayong makabalik ng hotel. Thankfully, nakabalik naman tayo on time ng 12 noon. At tara, mag-check out na tayo. Lunch time na rin pala, kaya pupunta tayo dito sa SM Baguio para mag-lunch. Hindi na tayo maghahanap na iba pa mga kainan kasi for sure meron dito sa loob at kasama rin to sa gusto nating puntahan ng SM City Baguio. Bago pumasok ay inayos pala muna namin yung ibang gamit na hindi naayos kanina dahil nagmamadali. Inayos na rin namin yung mga box para mamaya pagkatapos kumain ay tuloy-tuloy na tayo sa ating pasyal. Andito na pala tayo sa loob ng SM Baguio. Ito pala yung center lobby nila. Ang ganda, ang liwanag. At totoo nga yung sinabi nila na walang aircon dito sa loob. At saka hindi naman siya masyadong mainit. Hindi rin siya masyadong malamig kasi maraming tao, as in sobrang daming tao. Punta pala kami dito sa may balcony, tingnan natin sa labas. Mataas kasi yung area na to, so di ba yung kahapon natatanaw siya mula dun sa lake. Ngayon naman, tanaw natin yung lake kung saan yung mga nagbo-boat riding. Ngayon pang mas mataas ang view dun sa second floor at saka sa rooftop, pero hindi na kami umakyat kasi kailangan na natin kumain. Diretso na tayo ng food court and voila, ang dami palang tao. Puno yung mga chairs and tables. Pero mamaya may mga alis naman yung mga patapos na habang umorder kami. Dito na pala kami sa inihaw kasi meron silang bulalo. Gusto kasi ni Jetro ng may sabaw. Actually, dalawa na kaming mahilig sa sabaw lalo na kapag bulalo. Tsaka gusto namin yung mais tsaka gulay na kasama. Kain po tayo. Pagkatapos kumain ay mamasyal na agad tayo. Muna nating puntahan na yung Session Road kasi malapit lang to sa SM Baguio. Walking distance lang siya. Sayang di natin nakita si Pikachu or si Green Man. Wala kami bang nakita? Lakad lang kami ng lakad. Tsaka videos at selfies. Malapit na rin pala kami sa hagdan ng Baguio Cathedral kaya umakyat na kami. At nung nasa taas na tuloy kami, nakita namin si Green Man. Kaya yun, di na kami bumaba. Okay lang kasi gusto ko rin talaga ang makita ay si Pikachu. Dahan-dahan lang kami sa pag-akyat dito kasi nakakahingal siya kapag nagmamadali ka. Sa sobrang taas nito, para ka na rin umakyat ng bundok. Andito na tayo. May mass pala today kasi it's Sunday pero hindi na namin tinapos yung buong mass. Nag-pray lang din kami dito sa loob. Ito naman yung itsura ng simbahan sa harapan. Sobrang laki.
Balik na pala tayo ng SM Baguio para kunin na rin yung motor at diretso na tayo sa iba pa nating papasyalan. Babalikan natin yung Stobosa or yung Colorful Houses. Dito naman yung way papunta ay madadaanan natin yung Sky Ranch Baguio. Kuha sa cam natin yung mga sumakay ng Anchors Away at para siyang nakakatakot kasi para siyang lalampas sa kalsada. Grabe, rinig na rinig yung mga sumisigaw. After 15 minutes ay nandito na tayo sa Stobosa or Colorful Houses or Valley of Colors. Dito muna tayo sa May Bridge, magpipicture. Pero meron pa palang pila kasi may mga nauna pang couples na nagpipictures at nagbibideo din. Kaya wait lang muna tayo. And now it's our turn. Patience is a virtue kasi maganda rin kapag walang tao sa likod. Pero hindi madaling magpicture dito kasi daanan din siya ng mga residente. At yan, mabilis ang picture tsaka video. Baka may duman na naman. Tsaka para makapicture na rin yung mga naghihintay. Pagkatapos namin sa bridge ay dito naman kami sa kabila na dapat pala dito una kasi dito magre-register. At wala palang entrance fee dito, donation lang. At yan si Jethro naman ang titikim ng strawberry ice cream kasi hindi siya kumain kanina sa farm. Next naman nating puntahan ay ang Mines View Park kasi nandun yung gustong balikan ni Jethro at saka gusto rin namin i-try mag-igorot costume. Nadadaanan din pala dito yung Baguio Botanical Garden kaya pala maraming tao dun. Puro packet na rin pala dito basta sinundan lang ulit namin yung Google Map. Tapos ang dami ring pine trees kaya pala talaga tinawag to na City of Pines. Andito na pala tayo, i-park lang muna natin ang maayos ang motor. Meron naman sila dito mga provided na parking area. Free lang din ulit yung entrance dito. Meron ka lang babayaran na environmental fee na 10 pesos. Marami pala dito mga binibentang mga halaman. Ang cute, may mga cactus at iba pa. Diretso lang tayo dun sa dulo kasi parang nandun yung mga nakaigurot costume. Nandito nga sila yung mga nagrent ng costume. Nandito rin yung mga kabayan na pwede magpicture at sumakay. Dito pala tayo magre-rent ng costume. 50 pesos per person lang siya at sila na rin daw magsusuot sa atin. Most of them ay mga elderly na or senior citizens. So be kind and gentle to them. Thank you po. Ang cute din ng music nila. Aba, iniwan ako ni Jethro nung pagkatapos niya. Nag-selfie ka na dyan, na di mo ako sinama. Sa 1, 2, 3, smile. So sobrang excited niya daw yun, kaya nag-selfie lang siya mag-isa. At yan, nag-selfie na kaming dalawa, fina-feel namin yung costume. Nakalimutan ko palang itanong kung may time limit yung pagsuot ng costume dito. Basta may bawal lang na bawal bumaba sa view deck kapag naka-costume. Saglit lang din naman kami nagsuot ng costume kasi balak namin bumaba doon sa view deck. Pero nakalimutan namin kasi itong si Jethro ay sobrang excited nang sumakay sa kabayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na gustong-gusto niyang balikan sa Baguio City kasi nung bata pa siya nakasakay daw talaga siya sa kabayo at dito rin mismo sa Mines View Park. 50 pesos each person lang din pala ang bayad. Next naman na sumakay ay ako, dito ko pinili sa pink na kabayo. Ang cute niya kasi, napaka-girly tingnan ng kabayo, tsaka matchy din siya sa cardigan ko. Pero sobrang takot na takot ako that time kasi inisip ko paano pag gumalaw siya or sipain ako tapos bangin pa naman dun sa dulo. Pero sobrang bait pala niya. Next naman nating puntahan ay ang The Mansion. Di rin pala mahirap mag-parking dito kasi may pay parking doon sa kabila. Ito palang The Mansion ay naka-close lang yung gate so nasa labas lang yung mga magpipicture. Hindi na rin namin naitanong sa guard kung bakit kasi nagmamadali na tayo, 4:30 PM na kasi. At ang galing kasi nung magpipicture na kami, nawala bigla yung mga tao or nag-alisan na. Kaya ang linis tuloy tingnan nung nagpipicture-picture na kami. Ito palang itsura niya sa loob, nilusot lang namin yung camera. Tapos andun yung guard sa gilid. Sa tapat pala nito ay ang right park na kaya tumawid lang kami papunta doon. Magpa 5 PM na pala to, buti na lang hindi umulan. Tsaka may pupuntan pa tayo mamayang isa. Kaya hindi na rin tayo magtatagal dito. Okay. Uy, dyan ako pa-picture. Ang ganda dyan. Picture mo. Wala na. 1, 2, 3. Smile, change pose. Wow, taas ah.
bigyan. Wala na. Pag si Jetro na yung nagpapapicture, nawawala yung fountain. Dito naman tayo sa mga pine trees. Grabe, sobrang ganda. Ang ganda pagmasdan. Sobrang relaxing. Mapapasabi ka na lang ng, huwag muna tayong umuwi. Dito muna. Agoy, excuse my voice, naging singerist pa bigla. As a content creator, umiiwas tayo sa mga copyright. Kaya yun na lang naisip ko. Kaya pagbigyan nyo na, feel na feel rin ni Jetro yung maglakad sa ilalim ng pine trees. And our last destination ay ang Camp John Hay. Papunta na tayo doon at umambon na ng konti. Hindi naman totally nakakabasa, kaya for the go pa rin tayo. At yan, malapit na tayo sa entrance. Wala rin palang entrance fee dito, maliban na lang kung papasok ka dun sa ibang park. Pero ang nakakalungkot lang kasi close na pala yung mga park sa loob kasi past 5 na, hanggang 5 PM lang daw. Pero dumiretso pa rin kami sa loob kasi sayang naman yung punta namin at habang hindi pa malakas yung ulan, sulitin na natin. At hindi rin tayo magtatagal dito kasi kailangan na nating umuwi. At nag-selfie na rin kami, binilsa na namin kasi baka lumakas na yung ulan. Bago pala tayo umuwi, maghapunan muna tayo para hindi tayo gutom sa biyahe. Ang daan pala natin mamaya ay sa Marcos Highway na. After kasi natin maghapunan ay lumakas na yung ulan. So, delikado na dumaan sa Cannon Road. At hanggang dito na lang yung ating Baguio trip. Thank you sa pagsama sa amin at sana samahan nyo pa ulit kami sa susunod nating travel. Thank you for watching. Bye!